Ayan, luto nga muna tayo, guys. Lagyan na tayo ng konting just konting oil lang, ayan. As in kaunti lang. Ayan. Kaunting-kaunting mantika lang kasi magmamantika din naman itong pork. So ayun, ganon. Ang lulutuin natin, guys, ay kalabasa with Mickey. Ganon. Kahit no rice na, caring-caring. Palitan natin ng chopstick na pang cooking ng ating sandok. Makunti lang talaga ako maglagay ng meat. Kasi hindi naman meat yung ano, 'di ba? Hindi naman meat yung ating main. Pampalasa lang 'yan, ayan. Ayan na, hiwa-hiwalay na siya talaga. And then lagay natin ang sibuyas. Ang onion, put the onion. Alam niyo itong onion ko, guys. Ito yung season siya. Pagka ganitong May, ayan, ang daming lumalabas na fresh onion. Kaya ito ay yung white siya talaga, as in white yung balat niya. At ang sarap siyang ipanggisa. Yung ganito pa siya, oh. Ganon. Luto-lutuan lang tayo. Okay. Ayan, ilagay na natin ng onion. At balik na naman tayo ng pansando kasi hindi na bagay ang chopstick dyan sa paghahalo ng may ganito. Onions. Ayan. Ayoko na masyadong nalalagibas yung mga onions. Gusto ko yung medyo, ano pa siya, sigas-sigas. Tapos, lagyan na natin ng shokosyo. Ayan. Ito yung salt and pepper na mix. Mix na siya. Tapos, lalagyan ko pa rin siya ng ano nga ito? Paminta. Ayan. Okay. Actually, dapat nilalagyan ito ng patis eh. Pero ayaw ng mga kasama ko dito ng patis. Napaka-simple lang ito, guys, pero masarap. At saka budget, 'di ba? Konting meat lang yung ilalagay mo, tapos oh, may kalabasa ka, may Mickey, mura lang din naman ng kalabasa, mura din ang Mickey. So sold na sold ka na. Kahit sa without rice ay swap. Okay? Ayan, optional lang ito kung gano'y kadami yung gusto nyong ilagay na sabaw. Lagyan pa ulit natin ng kaunti yan. Tapos, wait natin siyang kumulo. Okay? Takpan natin para mas mabilis siyang kumulo. Ayan, at habang waiting tayo, habang kumukulo siya, ito na ang hugasan natin ang Japanese mustard. Ayan. Kuwain natin siya. Kasi pag akong kumain ng ganito, mustasa ng Japan, walang gaanong halang ito. Gato lang ako, guys, magaya to. Iniisa-isa ko siya kasi ayoko ba nung ano, ayoko nung masyadong iba-iba yung size, may masyadong napipino kasi alam mo yung ang arty. Grabe. Madali lang naman, oh, di ba? Yeah, ang arty naman magano. Iniisa-isa talaga. Yes, iniisa-isa ko talaga 'yan. Pwede din naman dalawa. Ganon. Tapos hindi na ako gumagamit ng ano, ng chopping board. Okay na yan. Kasi minsan pagka pinagsama-sama mo siya, meron bang ano, yung sobrang maliit na yung pagkagaya, diba?
Tingnan yung dahon niya. Parang hindi siya mustasa. Para lang siyang pechay din, di ba? Teka, nakulo na. Hinaan muna natin ang apoy. Ayan. Habang tayo nagagayat ng ganito. Tapos buhay ng tubig pala. Kailangan natin bilisan ang pagluluto at before 6 ay kailangan kumain na ako. We, di nga. Kasi under after 6 diet ang sana diet, all. May pa ganun-ganun pa yung arte talaga eh. Oh, well, ganun talaga, di ba? Kanya-kanya tayo ng kaartehan. Charot. Sabi na yung arte naman to si Rika B. Nakakaadwa eh. Oh, bala kayo maadwa dyan. Basta't ako'y maarte. Ganun talaga yun. Ayan, ganun. Guys, dahil kumulo na siya, pwede na natin ilagay ang kalabasa. Diba, napaka-express nitong gawin, guys. Tapos masarap siya. Medyo malamig pa yung ano, panahon today. Kahapon malamig talaga. Kaya ito yung choice na napili kong lutuin at kainin today. Alam nyo, kaya ko nga ubusin yan lahat eh, sana. Pero dahil diet nga, bawal muna yung mukbang kasi diet nga eh. Ganon. Ayan. At dahil medyo malambot na yung kanyang katamtama na yung ano, lambot ng kanyang kalabasa. Ilagay na natin itong mga Japanese mustard. Ay, talabaw. Mas mabilis namang maluto yung yung miki. Kasi ang ilalagay ko na miki dyan is yung ginagamit sa pang yakisoba. Kasi wala naman kami dito na yung miki talaga na masasabing miki na parang sa Pilipinas. Pwede nga din ilagay dito yung ano, yung pangkanton, di ba, yung dry. Pwede din kaya siya. Tapos pakuluin natin siya. Tapos tikman natin before natin ilagay yung pansit-pansitan. Ganun. At dahil ayoko na masyadong mahahaba siya, hihiwain ko ito sa gitna. Ayan, baka pwede na natin siya tikman dahil nagkukuluan na siya. Tikman natin kung ano ng lasa. Kung tama na ba sa panlasa. Ayan. Tikman ko dito para mabalawan ko din yung pansandok. Baka sabihin nyo, alo, pinansubo, pinansandok. Okay, tama na yan sa akin. Eto na, ilalagay ko na itong miki. Ayan. Tapos, dahil miki siya at hindi siya maghihiwa-hiwalay pag ang pinanghalo natin yung ano. So, ipinanghahalo ko is itong chopstick para maghiwa-hiwalay siya. Ganarn! O, ayan o, diba? Madali lang kasi ang maluto yung miki na yan. Oh, tapos kahit na ganyan siya, alam nyo hindi ito lamog. Parang medyo nakukubaka ano. Pag mainit kasi guys, alam nyo parang tama lang sa panlasa. Pero pagka medyo lumabig na siya, dun mo talaga malalasa. Minsan ganun eh, dun ko nalalasa siya na ay maalat pala. Pag medyo lumamig na. Tama na nga, okay na.
Dinagdagan ko siya kanina ng chicken powder broth kasi medyo matabang. So itago na ulit natin siya. At tama na siya. Okay, promise. Tapos pagkaluto nito, pwede na akong kumain. Oh, ayan oh, hindi siya nalalamog, hindi siya lamog yung pumpkin. So try natin. Tapos papatayin ko na, hinahinaan ko na lang yung apoy. Look nyo guys. Ayun oh, tama lang siya. Nahahati na siya, pero hindi siya nadudurog. Ganon. Ang nilahok ko is pork. Pwede nyo rin namang ilahok ang chicken. Kung anong gusto nyo. Nasa palasa natin yan. At saka wala akong chicken. Kaya meron ako natira na konting pork. So, ayan. Para hindi siya masyadong maano doon sa freezer. So, siya na yung nilahok ko dyan. Ayan guys, luto na yan. Pwede na tayong kumain. My God, kakain na ako. It's 5:38 here. Ayan, kakain na tayo guys. O, masarap na siya talaga, promise. At eto na guys, dito na ang aking sulyaw. Ang dami kong ginamit. May chapstick, may pang ganito, may pang halong ganito. Tapos, o, eto na guys. So, ganito na talaga. Ayan, patayin ko na yung apoy at baka malamog na siya mamaya pagkakain na yung anak ko. Ayan, no? Para kang nagmeryenda na naghapunan. Oh. May pansit soup ka dyan. Ginawaan ang sariling pangalan. So, yung maraming kalabasa. Pero alam nyo, sabi ni Doc Willie Ong, nadamay pa si Doc Willie Ong eh. Ang kalabasa pala guys, nakakataba din. Akala natin, syempre gulay, so hindi siya 'di ba? Pag over ka din pala sa sa kalabasa, nakakataba din daw 'yun. Sabi. Kaya ayan, sa mga mahilig sa kalabasa diyan, 'wag naman over, sabi nga. Pag 'wag kulang, 'wag din sobra. Ayan, mag-count tayo guys. Count. Ayan oh. Yahoo! Kain na tayo guys! Okay, bye-bye! Thanks for watching!